Okay mga kabisda, at magbibigay lang ako ng konting tips kung paano nga ba ako nag-aalaga ng mga molly. At kung paano nga ba yung ginagawa ko kung sakali na mag-drop sila. Ang mga molly kasi mga kabisda, yan, isa rin silang mga life bearer ko. So ibig sabihin, life bearer, pag nanganak sila, isda na agad. In a seconds, mapapansin nyo, maglalangoy na sila. Then ang mangyayari dyan, pag yung halimbawa, sama-sama sila tulad na to, mapapansin nyo, may mga mollies ako dito na sama-sama sila. Then, kuminsan pagka nagda-drop yung isang female, nakakain ng ibang mga kasama, yung mga fry. Kasi nga, akala nila pagkain yon. Then, kuminsan naman yung mismong parents or yung mismong nanay ang kumakain sa anak. Dahil pagka nag-drop sila, magugutom. At akala nila pagkain yung mga lumalangoy-langoy na babies nila. At isa pa, pagka yung minsan nai-stress sila, halimbawa pagka yung nagda-drop sila, laging tinitignan, maingay. So yun, nai-stress, nakakain din yung mga fry natin. Okay, so ito mga kabisda, meron ako dito mga mollies. So yan, sama-sama sila dito. Yan, iba-ibang kulay, may dilaw, itim, yan, halo-halo na sila dyan. So naglagay lang ako ng mga ilang aquatic plants. Then meron ding filter. So marami nga sila, kaya naglagay ako ng filter. Pero mabubuhay din naman sila, yung mga ganitong mollies, kahit walang aerator, or yung tinatawag na air pump, or yung mas kilala sa tawag na oxygen. Pero hindi talaga iyon yung tawag doon. Ang oxygen na kailangan ng mga isda natin ay yung dissolved oxygen na nanggagaling din dito sa mga aquatic plants natin. So yan, nag-provide ng dissolved oxygen yan na kailangan ng mga isda natin. Okay, so ang ginagawa ko dito, pagka yung nagda-drop na sila, meron ng mga fry. Ang ginagawa ko, mga ilang araw, pag napansin kong meron ng fry, nililipat ko sila sa ibang lagayan. So ito yung mga anak nila. Kung mapansin nyo, yan, medyo malaki-laki na. Medyo maliwalang lang yung likod, hindi makita. Pero yan, marami ng mga lumalangoy na fry dyan. So yan, nililipat ko sila dito para hindi makain nung mga kasama or nung mga parents, dahil nga sama-sama sila dito. Okay, so yun lang naman mga kabisda, ganyan lang naman yung ginagawa ko sa mga alaga kong molly. At kung bago ka pa lang na nag-aalaga ng molly, basta lagi mo lang tatandaan na kailangan laging malinis yung tubig natin sa aquarium. So kung ganito karami yung mollies mo sa tank, so kailangan mag-water change ka every week ng kahit mga 30% to 50%, para mapanatili nating malinis yung tubig, at yung tubig na mag-aalaga sa mga isda natin. Okay, sana nasagot ko na yung nag-comment, at para na rin sa mga newbie. Mga kapisda, happy peacekeeping!